At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Nandito na ako sa bahay. Ay, tama-tama. Nakita ko si Bebang na umalis. Kakausapin ko si Bayaw ng Masinsinan tungkol sa sumbong sa akin ng mga kabarangay naming kalalakihan na hiniwalan daw ng kanilang mga asawa dahil sa kanilang dalawa ni Gagawad Gusteng. Parang hindi ako naniniwala na magagawa nila yun. Lalo na si Bayaw. Sa palagay ko, sinisiraan lang siya nila Kagawad Asyong at Kagawad Anong. At baka utos yun ni Temprosyo na naman. Kapitan. Teka, parang umuungol na babae sa kwarto ko. Sino kaya yan? Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang boses ng babae na yan. Oh, sisipain ko ang pinto. Ay! Bayaw! Mayroon ka, Ikaw! Bayaw! Ay, kwan, nagpapamasahe lang ako kay Tintin. Magaling pala siya sa kama. Ay, este! Kwan, magmasahe pala. Opo, Vice Mayor. Nagsiping lang kami sandali. Este! Kwan, nagpamasahe lang siya sa akin. Hindi ako bobo para paniwalaan kayong dalawa. Hindi ka pala mapagkakatiwalaan, Tintin. Nangako ka sa akin na ako lamang ang pagtuturan mo ng atensyon mo. Yun pala, pumatol ka sa bayaw ko. Kaya'ng mabuti pa, isuod nyo na yung mga damit ninyo at huwag na ninyong hintayin pang makuha ko ang baril ko dahil papatayin ko kayong dalawa. Tintin, nasaan yung salawal ko? Pakiabot mo, magpanti ka na. Lalabas na tayo dito. Delikado. Kagawa na siyong! Oy, Boy Sibuyas! Bunjeng, bakit? Anong balita? Ha? May nakita kami ni Bunjeng Kagawad. Oo, Kagawad. May nakita kami ni Boy Sibuyas. May nakita kami! Ano yung nakita ninyo? Sabihin nyo kagad sa akin. Ano? Binibitin nyo naman ako. Sabihin nyo na! Nakita namin na nagmamadaling umalis sila, Kapitan Karyong at Tintin. Ano ngayon kung nakita niyong umalis sila, ha? Kagawad, narinig namin ang sinabi ni Vice Mayor Agaton. Dinig namin dalawa ni Pare Bunjing. Sa katunayan, may video pa kami, oh. Ah, ganun ba? Anong sinabi ni Vice Mayor sa kanila, ha? Sabi niya, nadatnan daw niya sa akto na nagtatalik sila mismo doon sa kwarto niya. Ha? Sinong nagtatalik na sinasabi ninyo? Sino ba? Di sila Kapitan at si Tintin. Ay galit na galit si Vice Mayor sa kanila dahil may lihim na palang relasyon sila, Vice Mayor at Tintin. Ganun ba? Ha, ayos. Siguradong ipapasuspindi ang kanyang sariling bayaw. At kung masususpindi na siya, siguradong si Kagawad Anong na ang magiging kapitan sa barangay na ito. At ako ang magiging administrator. Lahat ng sasabihin ko, susundin niya. Oh, Kagawad. Oh. Matutupad na rin ang pangarap kong maging CBO. Sana matupad. Huwag kayong mag-alala, Boy Sibuyas. Kapag nasuspindi na si Karyong, gagawin ko kayong CBO ni Bunjeng. Papalitan nyo sila, Ambreng, Benito, at Paseng! Hmm.
Ano ka mo, Pinig? Si Vice Mayor? Lihim na live-in partner ni Tinten? At nahuli silang nagsisiping ni Kapitan? Oo, Aling Bibang. Kaya pinalayas na sila doon. Nakakaya ang ginawa ni Tintin. Hindi na malayan na nakipagrelasyon na pala kay Vice Mayor. Nangangamba ako na baka malaman ni Adonis at ako ang sisisihin. Eh, saan sila nagpunta? Saan, Pineng? Hindi ko alam, Aling Bibang. Pagkaisasama na yun sa Tacloban. Ano? Ang walang hiyang Tintin na yun. Tinukso niya siguro si Kapitan. Malamang. Kaya malaking problema ito. Hindi ko na makontak si Tintin sa cellphone niya. Sana hindi ako sisihin ni Adonis. Dahil wala talaga akong kaalam-alam na nagipagrelasyon na pala siya kay Vice Mayor. At ang nakakagulat, pati si Kapitan, pinatulan. Kung natatakot ka, Pining, ako naman labis na nasaktan. Dahil in love na rin ako kay Kapitan. Huwag kayong mag-alala, mga kabarangay ko. Ayusin natin yan na problema ninyo. Nagkamali kayo kasi sa taong ibinuto ninyo na kapitan. Pero huwag kayong mag-alala. Sa susunod na halalan, ako na ang suportahan ninyo. Dahil pinapangako ko sa inyo na kakampi niyo ako magpakailanman. Sige, kagawad. Pinapangako namin. Susunod na eleksyon. Pipilitin namin. Oo, pipilitin namin. Kayo namin ibuboto. Hindi na namin ibuboto si Karyong. Oo, hindi namin siya ibuboto na. Pinakialaman niya yung mga asawa namin eh. Pinakialaman niya. Baka mabuntis ang mga asawa. Tarantado yun eh. Hindi mapagkakatiwalaan. Sa palagay ba ninyo, kayo ba ang tunay na ama? Ha? Na mga isinilang na bata sa mga asawa ninyo? Oo nga, ano? Ay, ito pa rin. Ito kami. Sino ba? Para hindi namin kamo kayong isinilang ng asawa namin eh. Ano rin eh, ako. Ay, mga itsura namin sa kanila. Katulad ko. Matakos itong ilong ko. Oo. Pero yung isinilang ng asawa ko, pago. Kamukhang kamuk at yan ni Kapitan Karyo. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan namin kayo ni Paring Adong. Tutulungan namin kayo. Kailangan na mapanagot natin ang karyong na yon sa iskandalong ginawa niya. Kailangan na matanggal siya bilang punong barangay natin. Dudulog tayo sa programa ni Senador Jubino na wanted sa FB. Makikita niya. Hindi na siya makakalusot nito. Talagang makakalabuso na siya ngayon. Dapat lang, kagawad! Marami siyang atrasan sa amin eh. Puno na ang salop, kaya dapat ng kalusan. Tanda kami ni Pari Asyong na tulungan kayo. Magsama-sama tayo, walang iwanan. Mabuhay! Si Kagawad Adong at Kagawad Asyong! Mabuhay! Napakadaya mo, Kapitan. Akala ko ako lang ang mahal mo. Yun pala ang dami namin. Ang daming nagreklamo kay Vice Mayor. Hindi lang iisa pa lang nasipingan mo. Wala kang pinipili. Bata pa, matanda na, maganda o pangit man, pinatulan mo. Veronica, anong nangyayari sa'yo? Umiiyak ka ba? Ha? Bakit naman ako iiyak? Hindi ah.
Eh, kala ko kasi umiyak eh. Oh, teka. Anong oras na ba? Alas tres na pala ng madaling araw ha. Maiwan muna kita dito ha. Pupunta pala ako sa bagsakan ng mga gulay. Makakamura kapag doon bumili. Ah, sige, Veronica. Maiwan muna kita. Oh, sige. Ayun si Rudolph. Umalis na. Pwede na akong umiyak ng malakas para mabawasan ang sakit ng loob ko. Kapitan! Bakit mo ako kinalibutan? Bakit? Nabis akong nasaktan sa pagkikipagrelasyon mo kay Aling Bebang. Tapos mas lalo akong masasaktan nang mabalitaan kung hindi lang pala kami ang karelasyon mo, kundi ang dami pala namin. Pero hindi ako magkakabayag. Hindi ako magkakabayag. May kumakatok. Parang kilala ko kung sino yan. Bubuksan ko ang pinto. Eh, kumusta ka na, Veronica, my love? Kapitan! Veronica, miss na miss kita. Mahal kapitan, na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Cap. Pero bakit mo ginawa yon? Bakit mo pinatulan ang mga asawa ng mga kabarangay natin? Bakit? Kwan, tinukso lang nila kami. Hindi lang ako, kundi pati si Kagawad Gusteng ang pinatulan nila. Tao lang kami. Marupok ang damdamin. Kaya namin sila napatulan. Pero may sasabihin ako sa'yo kung papayag ka. Ha? Ano yun? Kailangan lumayo muna tayo rito dahil mainit sa akin ang otoridad. Pero isasama kita. Pupunta tayo sa Tacloban. Ano? Isasama mo ako? Oo, Veronica. Ikaw ang isasama ko dahil ikaw ang mahal ko. O ano? Payag ka ba? Sige, payag na payag ako. Dahil mahal na mahal kita, Kap. Mahal na mahal kita. Kung ganoon, halika na. Makaalis na tayo dito kaagad. Kumuha ka ng ilang gamit mo. Sige na. Hindi ako makakapayag na siya lang ang isasama mo, Kapitan. Ha? Kundi, sasama rin ako. Bibang, ikaw. Nandito na tayo sa Tacloban, Bibang. Hindi na tayo masusundan dito. Mamumuhay tayo ng tahimik sa bahay na ito ng dating kaibigan ka. Napakatulis mo kasi. Bakit kasi pati si Tintin na live-in partner ng bayaw mo, pinakialaman mo? Umalis lang ako sandali para kumuha ng malinis na damit ko. Binanatan mo kaagad si Tintin. Nakakainis ka, Kapitan. Ang dami mong chicks! Alam mo ba, labis akong nasaktan ng pinatulan mo si Aling Bebang. Yun pala, pati mga asawa ng mga kabarangay natin, pinakialaman mo. Wala kang pinipili. Basta may hiwa, kahit pangit o matanda, pinapatulan mo. Hoy, ikaw, Veronica! Pinapasarigan mo yata ako! Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Magpahinga na kaya. May kumakatak. Pakibukas, baka yung kaibigan ko yan na may-ari ng bahay. Kapitan, bakit mo ako iniwan? Nakaw, kapitan, nakaw, patay. Kung ganon, tatlo kaming isasamang ililibin mo dito, Kapitan! Kapitan, pwede ba yun? Natatlo kaming kasama mo sa iisang bubong! Wala na tayong magagawa. Nakaramdam siya eh.
Kaya tatlo't kayong ililipin ko dito. O sige, kung yan ang gusto mo, wala kaming magagawa. Kapitan, ilipin mo na rin kami. Ha? Nakaw, mga asawa ng mga nagreklamong kalalakihan, makikipag-lipin na raw din sa akin. Nakaw, patay. Kuya, isang buwan nang wala si Karyong at hindi ko alam kung saan sila naroroon kasama ng mga kabit niya. Oo, Punyang. Pero may inutusan na akong dating sundalo ko na maghahanap sa kanila kahit sa ang lupalot ng mundo. Wishet, ang Karyong dayon. Sinasabi ko na sa iyo noon pa, Kuya, na hindi siya mapagkakatiwalaan sa babae. Napakatulis niya. Pero kinukonsinti mo, ano gayon? Di pati si Tintin, tirangay. Pero ang nakakainis, hanggang ngayon ayaw pa rin maniwala ni Rudolph na may relasyon sila ng asawa niyang si Veronica. Hayaan mo na ang Rudolph na yon. Siya ang pinakatanga sa lahat ng taga. Ah, ang cellphone ko nagre-ring. Sino kaya itong tumatawa? Yung dating sundalo ko na pinagmanman ko kay Bayan. Sasagutin ko na. Hello, Master Sergeant Ralos. Ano, nakita mo kung saan naroon si Bayaw at ang mga tinangay niyang kababaihan? Eh, saan sila naroon? Saan, Sergeant Ralos? Ano? Eh, ganun ba? O sige, sinong kasama mo dyan? Ano? Kasama mo si Sergeant Momel? Eh, mabuti naman kung ganun. Si Sergeant Magno at si Sergeant Cabato, hindi nyo ba kasama? Mabuti naman kung ganun. Sige, bantayan nyo siyang mabuti. At tatawag ako ngayon din sa polis para arestuhin siya. Ay, Kuya, nasaan daw si Karyong? Nandoon daw sa Tacloban, kasama ang mga babaeng tinangay niya. Ipapahuli ko siya para panagutin sa kasalanan niya. Mantakin mo. Pati si Pining pala, nabuntis niya. Eh, kailangang mahuli siya sa lalong madaling panahon. Eh, Bayaw. Wala akong kasalanan. Nataon lang na mas gwapo ako sa'yo, kaya pinatulan ako ni Tintin. Ayop ka, Bayaw. Kalimpin ko. Pinatulan mo pa. Kaya mabubulok ka na sa bilangguan. Napalang na mabulok sa bilangguan, si Kapitan. Mabulok ka sa bilangguan, Kapitan. Magkialamiro! Magkialamiro ka. Binuntisan mo ang aming mga asawa. Ninong ko na mura sa sawa. Kaya magtulis ka. Napakatulis mo, Kapitan. Matulis kang kapitan! Kailangan putulan ka ng ari! Vice Mayor, nandito na yung doktor na puputol sa ari ng bayaw mo. Oh, sige na, doktor. Sige, doktor. Putulin mo na ang ari ng bayaw ko dahil masyadong matulis. Huwag. Sige. Huwag nang putulin si Manoy. Hawakan niyo siyang mabuti para maputol ko na. Huwag. Huwag niyong putulin. Huwag niyong putulin si Pedro. Huwag. 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 Amerika, naputol si Manoy! Yeah! Amerika! Ay, Mr. Matulay! Anong nangyayari sa'yaw? Ay! Punyag! Salamat! Panaginip lang pala! Akala ko totoo na! Ah, hindi ka ba pupunta ngayon sa barangay hall? Tiyak! Hinihintay ka na ni Veronica! Ekwan! Ayoko! Ayaw kong maputulan ng Manoy. Ano ka mo? Wala. Sabi ko, maganda ka, Punyang. At hindi na kita ipagpapalit kanino man. Karyong!
Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!